Pwede ba hawakan niya? Ah, hindi, ayoko. Hindi, hindi. Ayoko, hindi! So, what's up guys? We're here with Kuya Vic, si aka SM, Shawn Michaels, and yung ating mga K9 unit nandun sa likod. Yun guys, no? Nakatapos lang namin mag-rescue. So, yun nga, may mga ibang lugar na naman dito sa Zamboanga City ang binaha. Tsaka, right after the rescue, ano, sa baha, rumesponde pa tayo sa vehicular accident na nangyari sa barangay Bualan. Sa may Bualan yun, ipapasok ng Zambud. So, ayun, so far we have learned today na marami nga talagang aso. Maingay. So anyways, I hope y'all are doing well out there guys. And of course, tamang chill lang tayo. So, yung ano namin guys, yung pagbablog namin is hindi lang puro kalokohan, no? Meron ding talagang real. Yung mga kaganapan natin, talagang ginagawa natin yung best natin. Hindi lang to entertain and of course to serve. Okay, so habang inaantay namin yung mga ka-team natin na sa QRS, we decided to hang out dito muna sa labas. And mapahinga muna. Tamang petix muna tayo, relax muna tayo, take a quick break. May nakita tayo guys, oh. So while waiting, para may kaunting kaalaman naman yung mga viewers natin. Ano to? Yan ay isang mushroom. Alam mo, yung mga mushroom na yan, hindi sila actually tanim. Fungi ang mga yan. Bakit? Fungi kasi they grow out of decomposing matter. Ibig sabihin, decomposing matter na bubulok ng mga bagay. Which is, eto, kung makikita ninyo, decomposing log. Eto eh. Ay, hindi naman siya actually log. It's a dead branch of a tree. So, nag-decide yung fungus na tumubo sa mismong bark na itong nabubulok na kahoy nga. And, as you could see, medyo basa yung area. Kaya, dyan tumubo yung nasabing fungus. Wow! So on the spot nakaalaman na naman yan. Meron pa ito, ano to? Ah, ito ay isang millipede. Ito, millipede. Lumalaki ba yan? Lumalaki siya, may tendency na lumaki siya. Kapag, kung nanonotice nyo kapag hinawakan nyo siyang ganun, it turns into a roll. So parang nagiging ganun siya. Yan yung defense mechanism niya. Having an exoskeleton, ibig sabihin external yung kanyang skeleton or external yung protective thingy niya sa katawan niya, ano? May nagtatanong, no, kasi curious sila. Gusto daw talaga nila malaman kung ilan yung exactly yung paa niyan, mga paa. Pwede bang assignment na lang muna? Gago! Medyo marami-rami yung paa niyan. Estimated, sa tingin mo? Nasa 100 nata. Wow, grabe guys, 100. Kasi hindi naman magkakasya dyan 1,000 paa. Imagine bakit, mo. Ba't bilog na siya? Kasi hinawakan ko. Ah, yan para, yung defensive, parang, ano niya, defense mechanism niya. Parang yung ex mo, no? Binilog ka lang. Emotional, damn it! A few moments later. See guys, aside sa butiki, may phobia din ako sa palapa. Pero, tana, namangha lang ako kasi ang taba niya, boy! So, anong masasabi mo dyan? Bakit mataba yan? Sa tingin ko, no, kaya siya mataba kasi napabayaan yan sa kusina ng mga kapanahon ng bata pa siya. Pwede ba hawakan yan? Ah, hindi. Ayoko. Hindi. Alam kong gagawin. Ito, ito, ito! Parang yung ex mo lang, ha? Ang taba. Ay, wala akong... Simula nung iniiwan ka niya, tumaba siya. Ibig sabihin, stress na stress siya sa'yo. Toxic. So, yun lang. Teka, nawala ako sa tarantado. Peace out.